Okay. Okay. Okay, ano, pre? Una ko, ah. Ayun. Salamat sa ano. Tito Jun, yung ano, para lang mas malinaw. Salamat sa... Okay, take two. Take two. Yung ginawa natin, yung pasayo pala nung natin. Wala, pre. O, paano pa rin? Tingin mo sa, ano, atrita. Pero dapat lasing kayo kasi yun yung bawal kay tita eh. Yeah. Lasing ko. Mhm. So, bravo Karina. Ah. Yung si ano. Okay, yun. Share mo naman sa akin yung sinag-uusap. Ay, sorry tita. Halika, may pa tayo. Masarap yung kwentuhan. Okay, ilo muna tayo. Ilo muna tayo. Gusto mo pa? Gusto mo pa uminom? Lalabas ko. Okay. Ha? Matulog ka ngayong gabi. Pagising mo bukas, ha, tayo mag-uusap. Pwede? Pwede? O, sige. O, kumari, kinabukasan na po. Ting, 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 ting. Babe, bangon na anak. Anong oras na? Bakon ka na, di ba may usapan tayo? Ngayon tayo mag-uusap, di ba? Okay, saan ka naman galing last night? Saan kayo galing kagabi? Ha? Marunong ka na palang uminom. Anin ba uunahin natin? Pag-aaral o barkada? Ha? Kasi, kung pag-aaral, hindi kita pinagbabawalan makipagkaibigan sa tamang kaibigan. Pero kung ang gusto mo ay barkada lang, aba, kausapin na lang natin ang mama mo at saka papa mo. Ibigay sa'yo yung isang taon na pang-tuition mo sa school at umalis ka dito sa bahay at ipakita mo sa akin na kaya mo na mag-isang mamuhay. Kare! Klaro ba tayo? Eh, tara na pare. Pero, ngayon kung aalis ka naman, naaalis ka mag-isa mo, dalhin mong madamit mo dahil ayaw na kita dito sa bahay. Pare, lumayas ka na! Tara na pare! Mas masaya sa bahay! Stricta pala si tita sa ano, sa mga anak? Ako. Ay, mga apo? Kasi yung sa mga anak ko, background. Wala ako, nasa abroad ako. Nag-abroad ako for 20 years, sabihin ko sa'yo. Tinulungan kayo kasi single parent ako. Pero tita, hindi po, nasabihan niyo silang ganun talaga? Yes. Pati sa babae, yung ako kong babae, dalawa yan, no? Yung romance rate niya, nakakabon ng salasan. Tapos yung mag, ay, kaano nila, mag-second. Alam mo kung ano sinasabi ko? Siyempre, ang papangit naman ninyo kung wala kayong manliligaw. Para yung mga lalaki, ang papangit naman ninyo kung wala kayong nililigawan. But, ito lang ang usapan natin. Marunong kayo ng birth control. Okay, pag nakipag-boyfriend ka, gumamit kayo ng pills. Pag nag-girlfriend ka, gumamit ka ng kondom. Ganun ako magsabi sa kanila. Change the topic muna tayo. O, diba? Alam mo ngayon, yung ginaganon ko sila, yung graduate kong ako kahapon ng college, sabi niya, Mami, kahit mas mahal mo si Dave kaysa akin, sabi ko naman hindi, may commitment sa grupo. Sabi niya, Mami, may sasabihin ako sa'yo. Ano yun? I keep it up when you said, sabi niya na, no boyfriend while studying. Nag-graduate po ako, wala akong nakitang lalaki. Sabi ko sa kanya, so graduate ka na ngayon, ipasa mo ang board exam, kahit mag-asawa ka na. In-offer sa akin ng Lasal, mag-medicine doctor ako. So scholarship na rin yun. So sabi ko, kaya pa ba? Kaya mami, okay. Sa graduate ka ng MD mo. Sa Lasalo pala kayo natapos? Sa Cavite. Ah, Cavite. Nakatapos ko kayong college? Yes. Gusto kong mag-no proper, walang kwarta. Kaya pala, ano si tita, magaling mag, yung kanina, nag-English eh, na dire-diretso eh, sabi mo. Hindi naman. Diyos na lang ako noon. Kasi, syempre for 20 years, tapos naging
leader ako ng OFW in Taiwan. Nag-preach ako doon. Nasa church ako. Catholic church, but then we go outreach. Especially sa foreign detention centers. Yun yung unang mission ko. Paano, tita? Mag-ano na tayo. Baka, thank you. Thank you po. Okay. Siyempre, sabo. Bangon niya? Ah! Sabo ko ito sa taas ko eh. Ay! Ito. May sabon na? Sabo ko sa taas ko. May Dave siya sabon. Anong basa na? Dave nga eh. Hatapi? Patari. Hatapi, sabi niya. Hatapi. Hatapi store. Patari is store. Alright. Ako yung ikaw magbalat. Any Cataleveno to Greek. Ano na naman yan? Diyos ko dahi. Ah! Ay, kailangan may tinatakloban na si Dave nito. High quality bedspread. Kayag ka, Tikram? Oh? Kailangan may tinatakloban na siya sa kwarto niya. Mag-solo na niya eh. Saan na? Yan. Tita Daisy, yan yung pantaklob niya doon sa kwarto niya. Ayun niyo po, palangpakan naman. Okay. Taklob talaga? Taklob. Ito, pwede to. Then, ano ako sa daming pantalo. Kandalaman na. Hindi na kontento si Tita Lilian sa dalawa. Murahin mo rin ng bata. Live to, kakausap po ng live. Tapos yung live. Itong dalawa. Ito to, sa tabaco ito, nag-workship ko. Okay. Siya po po yung sa Magalang. Flying. Tapos naka-lipo siya, piloto po siya dyan. Ito. Tapos ito po yung sa namin tatlo, Whisby po ni Teacher Nims. Whisby? Whisby po. Okay. Tapos ito. Dyan na tayo. Siya po sa tabaco. Tapos? Ito, dyan lang po yan. Naka-orange ako. Okay. Anong meron nun? May event ba? Hindi ko. Ito. Ito yung pinakarap ko ng tiyama ka. Okay. Ito ba yan? O hindi, okay. Sa taas ko muna yan. Basic room po. Okay. Ito po yung tumutuga ko ng live namin at live selling. Live selling ka? Yeah. Okay. Sunod. Yung kay Bernadette. Bernadette? Hindi ako po pida! Bernadette. Sembrano. Yung tagline niya? Bihaki. Diyan lang yun ba? Alam mo yung ginawa namin gitara ko? Ayun ka, no? Hindi po yan lang. Ano yun? May birthday, di ba? Mentor, Tek Jun. Siyempre, ang inyong Nana Jack. Siyempre, unahin mo muna natin yung mentor nyo. Siyempre, hingi tayo ng mga message. So, anong message sa inyong mentor? Na si Tek Jun, ano ba yung naidudulot bawat isa sa inyo mula nung bata pa kayo na na-miss nyo siya. So, maunahin natin si Kuya Dave. Ako kasi sa Manila pa lang ka. Na-meet ko na po sa Tito. So, yun po yung time na dumuturan niya po ang gitara. So, yun po, mas na ito sa na napapatuloy lang po niya kung ano po yung ito. Pwede ka lang sa kanya nila na talents or yung pagka ministry po na Tito. Yung patuloy lang po ni Tito. Yan. So may tanong pa ako. Ano naman yung syempre spicy to, diba? Spicy interview. So mentor mo si Tek Jun. Ano ba yung natututunan mo hanggang ngayon sa kanya? Amen. Kasi meron kami mga 1 month or once a month meron kami mga parang member study siya ka. Kasi doon kami tao ay nag-uusap-usap kami na Tito or nag-awa kami na tapos sa mga bahay kami na nag-share din po si Tito. Tapos sinishare din po kami sa inyo. Ano po yung sinishare sa amin ni Tito. Okay, last question naman. Halimbawa, pag minsan meron kayo, syempre hindi naman tayo perfecto, di ba? Pinapagalitan kayo ng mentor nyo, ano yung pakiramdam naman? Sa minsan, sakit, pero it's part of life. So, kumbaga yung sa ano po.
disiplina po yun, hindi lang po may iwasan. Wala lang pong masabi ng pagkula, lalaki ito, ano, wala pong masaya na dinidisiplina po. Ay. Wala lang po tayo malungkot, pero mas masaya po yung idulutin or yung pinaka-bunga po. Alright. So yun, narinig nyo po mula kay Kuya Dave natin. Yung mensahe, di ba, naging mentor nila si Tech Jun mula nung bata po sila hanggang ngayon nagbibinata. Na talagang nakikita ko ay walang pagbabago hanggang napapanood ko po sila nung nasa Dubai ako hanggang dumating ako. At talagang may mga improvement ng talagang ano, yung mga, yung kung anong gusto mong sabihin kay Nanay Jack mo. Yun po, syempre walang-walang thankful kami dahil meron kami na rin siya na maganda, mabait, tigit sa lahat, maalaga po. Because nanay po yung like, yung pandemic po noon, sinanay po lagi nag-aas-aas ng mga nanay sa module, hindi po may iwasang kanali. Kumbaga, sinanay po kasi, ano po talaga, yung totoo, ano po talaga, mapagmahal. Kumbaga, kahit di niyo po sabihin, gagawin po talaga ni nanay. So, baga, yun nga po kayo, nabati ko na po si nanay. Siyempre, thankful po kayo dahil binibigyan po si nanay ng panibagong ano, blessings or panibagong taon na to. So, baga, yun nga rin po. Patuloy lang po ni nanay na gawin po yung buhay niya. Pinitin lang po niya sa nakakailan po sa ating tayo. So, yun nga po sabi niya po si Tito Jun, example po niya sa akin. Ikaw, tita, bibigyan ka talang 1 million. Nagpapasalamat ka ba taon? Oh, siyempre, di ko nga alam kung tatanggapin ko ba. Siyempre, magte-thank you. Pero ang kapalit nun ta, hindi ka na magbubuhay kinabukasan. Ay, di ko na tatanggapin. So, imagine kita, yung 1 million pesos na is worth more than your life. Yung baga, yung 1 million na yung tita is mas mahalaga pa yung isang buhay mo. Okay. Yung mas isang million. Tumataas. At yun, tapos ko tumataas yung balahibo ko. Tapos napapawis pa. Love you. Siyempre, si Luis naman. Just the same question.